Okay. So, moving on sa susunod na character na ating pag-uusapan. Yung main antagonist, si Guinam, yung bully. Yung bully na nakagintong jacket. Kung hindi nyo napapansin, kaya ako nagintong jacket. Favorite character ko yun kasi bully ako. Hindi, joke lang. Baka siguro pag naging maknae ako sa isang grupo, baka makancel ako dito. Hindi ako nagsusupport ng mga nang bubully. Masama yan. Pero, yun, si Guinam yung antagonist, bully siya. Siya yung tipong malalang bully na pati yung principal tinitreaten, eh, di ba? Tinali nga, eh, tapos may kutsilyo, sinaksak yung principal. Pero in terms of sa character niya, realistic ba yun na may ganong saltik na bully na talagang, alam mo yun, yung sobrang violente? Gusto talagang manira ng buhay? I mean, in terms of dito ah, sa scope ng Philippine context, hindi pa ako nakakita ng ganong tao, kahit normal na tao na hindi naman na specific na kahit estudyante siya. I mean, di yata masyadong realistic yung ganong classic bully. Sa tingin nyo? Tingin ko possible yung ganon pa rin. Possible yung violence. As in, na in-implicate niya. Siguro dahil lang din sa ano. Ang pinaka nakita kong ano talaga, pinanggalingan ng violence niya in terms of nung zombie apocalypse na. Kasi syempre na zombie apocalypse ka, so natakot-takot ka. Pero parang once na makapatay ka ng isang zombie, parang kaya mo na rin. Bloodlust ka na eh. Ano ka na eh, may bloodlust ka na not just for zombies, pero for people na rin. Parang okay na lang. Wala na lang sa'yo kahit pumatay ka ng tao o zombie. So, ano, siguro doon ang galing yung violence. Hindi naman literally violence, pero yun niya, yung mindset na ano, hindi na siya nagiging hesitant kung tao ba or zombie yung papatay niya. Kasi na-experience niya ng pumatay. So, siguro, yung evident na. Yung dun sa scene sa kitchen, yung unang beses siyang pumatay ng zombie gamit yung knife, parang ano eh, may realization siya na, ah, pwede pala to. Pwede, namamatay naman pala tong mga to eh. Tapos, ayun nga, parang nagtuloy-tuloy na yung, ano, nagtuloy-tuloy na. Pero, in terms of dun sa, siya yung parang typical, siya yung parang main antagonist talaga. Yung first na na-encounter niya kay Chong San, yung, hindi ko rin alam kung anong trip ni Chong San dun eh. Honestly, eh, yung 'di ba nakalabas siya doon sa parang sa chimney or sa tubo, tapos biglang pumasok siya doon sa principal office. Zombie apocalypse na, ite-threaten mo pa rin yung taong may hawak ng panaksak, tapos nakatali yung isang tao. Kung I mean, in terms of realistic logical ways doon, sabi mo lang aalis na ako dito or i-avoid mo na lang, pipicturean pa niya, sasabihin kita sa one, tinali mo yung principal natin. Ayun, so tingin ko medyo nawala na din yung parang realism ni Chong San. Pero yun lang yung parang flaw niya doon na nakikita ko. Pero in terms of doon kay ko naman, kay Guina, masa character, katulad nga ng sinabi nyo, parang kung masama na nga yung tao, pwede pa yan ma-amplify. Ayun na yung pinaka parang end evolution ng character na yun. Dahil sa pagpapatay ng zombies, okay na siya. Pero talk lang ha, si Guinam yung may pinaka-realistic na characteristic para sa ano. Sa pagiging bully niya, napaka-realistic ng ano ng character build up niya. In a sense na parang syempre, hindi naman mabibuild up sa consistent siya in terms of hindi naman sinasabi kong realistic yung pagiging zombie niya. Realistic yung ano niya, yung ano, lahat ng ano niya. Yung characteristic niya, feelings niya, yung rage niya, lahat, actions niya. Very at saka ano eh, dun sa grupo nila ng mga bully, ano siya eh, sunod-sunuran siya dun sa isa eh. Right hand siya nung... So, nung nagkaroon ng zombie apocalypse, nawala na yung parang leash na nakatali sa leeg niya. So parang, tsaka siya nagwala. Parang asong nakawala, ganun. Pati yung amo niya, nilapa niya. Parang ganun. Siya'y lumang. Nung mayari sa... Pero, Juan,
Anong take nyo, kasi dito na rin papasok ata yung parang mystery behind mga theories, pero mamaya pa natin tatakil yun. Dun lang sa, bakit sa tingin nyo siya naging half-B? Siya yung parang pinakaunang character na pinakita na half-B, di ba? Ang alam ko. Oo. Ah, hindi. Hindi yung ano, yung girl na binuli nila. Hindi, meron pa. Yung mismo source ng, yung anak ng scientist. Ay, oo, tama. Yung anak ng teacher ng scientist. Pero wala pa siyang explanation dun eh. Parang nasa, pero pinakita na nasa consciousness pa siya. Pero meron siyang traits ng zombie. Pero sumuko din siya, di ba? Kasi pinatay siya ng tatay niya. I mean, naging zombie na talaga siya eh. Mm-mm. So, parang ayun yung unang version ng mutation. Parang ganun. Hindi pa nagde-develop yung virus, tingin ko. Sa ganung stage na pwede kang maging conscious ng meron ka, at the same time, zombie ka. Nandun yung consciousness mo. At the same time, nasa yung physical traits ng isang zombie. Oh, ganun. Pero in terms of sa scope, based dun sa pagkakaintindi nyo dun sa actual virus, ano yung sa tingin nyo yung nagtitrigger na para sa mga ibang zombies na maging half-bee at saka yung mga ibang hindi? Kasi diba, for example, yung pinaka-explanation lang ni Professor, which is mamaya natin din i-discuss kung yung characteristics or traits ng professor, kung ano objectives niya. Pero yun, parang gusto niya kasing mas maging agresibo yung anak niya. Pero in a way na bakit yung mga ibang characters nakokontrol nila yung aggressiveness? Ano yung mga nakikita niyong possible na hints or clues na bakit yung mga ibang characters naging happy at saka yung mga iba naging normal zombie lang? Ako, at una, kasi una pa lang pinaliwanag na ng professor na gumamit siya ng example eh, yung daga na inaaway ng pusa. So, si daga, takot siya sa pusa. Tapos, out of instincts, ano siya, lalaban siya. Parang out of dun sa, ano niya, sa reflexes niya. So, ang nakita kong, ang pagkakaintindi ko dun sa pagkagawa niya sa virus, ginamit niya yung concept na yun para i-convert yung fear na i-convert yung fear na nararamdaman ng isang subject into parang magiging aggressive. So, dun pagdating sa yung factor na nakakapag-pattern sa'yo into zombie, kasi kadalasan, pag kinakain ka ng zombie, natatakot ka. So, pag natakot ka, magiging regular zombie ka. Pero pagka nakaramdam ka ng rage or wala kang takot na mamatay, tingin ko isa yun sa naging factor. Kasi dun pa lang sa, ano, dun sa scene na nahulog sa bookshelf si Quinam, ano siya eh, nanggigigil siya kay Chongsan eh, na umanda ka, parang papatayin kita, ganyan-ganyan. Kahit, parang yung makikita mo sa kanya na kahit abutin pa tayo sa kabilang buhay, hahabulin kita, parang ganun. So, naging, tingin ko naging factor nga yun, since wala siyang fear, tapos meron siyang rage na nararamdaman, kaya siya naging half-bee. Ganun din yung ano, yung unang binubuli nila yung babae, yung nagbabasag ng phone, di ba? Nanggigigil siya kay Chongsan din bago siya mamatay. Ayan. Ikaw, Carl. Explain nga yun eh. Di ba? Actually, lahat ng sinabi ni Michael, yun din yung parang gusto kong sabihin. Di ba, di ba? Nasabi rin yung, parang hindi ko alam, if nan, parang hindi ko na matandaan, pero parang nasabi nga yun eh, di ba, na dahil may rage or heavy feeling na naramdaman yung tao bago siya na-infect ng virus. Mag-turn, oo. Oo. Parang nag-cause yun na yung feeling na yun or yung rage na yun para labanan yung virus, tapos naging, ano siya, naging half, para maging half-bee siya, hindi siya tuluyang ma-infect ng virus. Kumbaga, infected siya halfway. Parang ganun. Dahil meron pa siyang, may sense of feeling pa siya. Dahil dun sa bigat ng nararamdaman niya, sa bigat ng rage, sa bigat ng lungkot, ng galit, ng kung ano man nararamdaman niya. Dahil sa bigat nun, nalabanan yung virus. Tapos, ayun, zombie siya, pero, ano siya, may perspective or may pag-iisip pa rin siya, parang ganun. Hindi kumbaga, yung ano niya, yung instinct niya is hindi kumain ng tao, pero yung instinct niya is kung ano yung nararamdaman niya. Which is pero,
for Guinam's ano perspective is yun niya, habulin si Johnson. Ano, si Johnson. Pero kung ganun, nagigets ko, actually ganun din yung idea ko for the two dun sa babae na binuli and then si Guinam. Gusto nga, halos sila tata may gusto sila mag-away, hindi naman nangyari. Oh. Titinginan sila sa hallway, maglalapaan sila dun eh. Pero, hindi, ang malaking question mark lang doon, ano yung may rage ba na na-feel si Namra? Or ano naman yung explanation para kay Namra kung ganun yung parang general stance? Or sa tingin nyo, ibang parang ibang strain naman yung kay Namra sa dun sa dalawa na yun? Another mutation yun? Ito, kung mag-line up to sa mga theory na nag-exist, si Namra kasi bago siya mamatay or bago siya mag-turn, ano, habang hindi pa siya nakakagat, ano na makikita mo sa kanya na wala na siyang pake kung mamatay siya o hindi. Until to the point na magta-turn na siya, sabi niya, di ba, hindi ayos lang daw, hindi daw siya takot. Tapos parang wala siyang feeling na, wala siyang fear mamatay. Yung ganun. So, tingin ko, ayun yung, kung papasok yung virus sa kanya, naghahanap ng fear na pwedeng maging, na kung saan sila pwede mag-latch, wala sila makitang ganun kay Namra. Tingin ko. Same lang din siya kay, kung mag-match yung mga theories, yung kay Chongsan, kasi diba nakikipagsipuan. Diba? Sabi, hindi ako takot sa'yo, ganun, sabi niya kay Ginam. Yun na nga yung same answer na, same thought, I mean, na siguro bukod sa fact na bago sila mag-turn, or makagat, parang wala na silang ano paki if mamatay sila or hindi. Siguro dahil nga dun sa heavy feeling na nararamdaman nila, pero yung heavy feeling na yun is dahil nga meron silang minamahal. meron silang ayun nga, 'di ba? Namra for eventually having feelings for ano na rin, for Suhyok, tapos si ito namang si Chongsan na kakaamin lang kay Onjo. So siguro yun yung in terms of kung kay Guinam tsaka dun sa isang babae is meron silang heavy feeling of rage and ano, parang galit. Dito naman sa dalawang to, heavy feeling of ano, of being in love. Makes sense. So kung ko-connect niya sa theory na pwede, ano, na sa if ever sa season 2, 'di ba? Si Chongsan is One Piece pa rin. Nag-hotdog. So nag-hotdog na siya. Ganun. Pero nag-reaction naman yung mga Hambi, 'di ba? Kasi si Namra, 'di ba nga, hindi niya makagat-kagat si ano eh, si napipigilan niya yung sarili niya kahit ano eh, kahit na gutom na gutom na siya for ano eh, for Suhyok. Uhaw na uhaw for Suhyok eh. So naglalaway sa ano eh, sa leeg ni Solomon. Nagdudrool. Oo. Kinakagat yung sariling ko ano eh. Sarili na lang eh. Sarili no? Para hotdog ni Aljur to. Hotdog ni Lomon. Lomon. Pero yun lang naman yung pinaka parang five major characters in terms of dito sa story. Yung last nga na na-discover natin yung si Guinam. Pero siguro pinaka last na gusto lang natin, I mean, i-discuss, yung kanya talaga. Yung science teacher, si Byung-chan. Honorable mention. In terms of dun naman sa bakit niya ginawa yun, maganda rin yung pagkakasulat na hindi naman talaga siya villain in a way na gusto niya mangyari to. Mm. I mean, pwede mo rin yun sabihin kasi galit din siya na hindi ko alam eh, parang two-sided siya na may mga naiintindihan ka sa kanya bakit niya ginawa, pero hindi mo rin maintindihan bakit kailangan gawin. Oo. Parang may kind of psychopath siya na aspect, pero yung pagka-psycho niya ala Joker. Ay, hindi, huwag si Joker, sino ba may kwenta?
sino pang psychopath na pwede kong may ambing sa kanya na may kwento yung ginagawa. Parang ganun lang yung vibe ko sa kanya. Si ano, si Nano. Si Nano. From Girl From Nowhere. Iba-iba, ano na, personality. Diba? Hindi, kaya nga, pero yung intention niya is to, ano, to expose yung mga ano, diba? To expose yung mga masasamang ginagawa ng mga tao. Pero in a psycho way. So, siguro parang ganun din kay... Parang siya yung karma, eh, ganun. Kay Sir. Kay Sir. Kay Sir. Kay something new. Kay Sir, ano. Na... Sir, ba't niyo ako kinulong? Anong gagawin niyo sa akin? Di ba yung una? Kinulong sa kwan? Sa kwarto, sa science room. Di ba tangatali ako, sir? Na, yung intention niya nga, di ba, is to ano lang talaga, not, ang intention niya talaga is matulungan yung anak niya na nabubuli and nakikita niyang ayaw niya makita ang mapanghinaan ng ano rin, ng somehow to para dun sa anak niya magkaroon pa ng sense of humanity rin. Kasi parang nakikita niya na nga na ano talaga, parang walang-wala na yung anak niya, helpless na. Okay nga lang din sa niya. Okay lang din sa anak niya na mamatay na rin, no? Kaya siya naging humble din, eh. 'Di ba? Doon na rin nagko-connect, sabi niya, binubuli na ako, tay. Ayoko lumaban, eh. Parang gusto ko na lang mamatay. So, wala, interconnected lang din yung ganun. Yung thought nun, siguro. Tsaka, parang ang take ko naman dyan is yung father's love. Talaga. Ano, parang handa siyang gawin lahat kahit alam niya yung risk. Ayun nga, kahit pwedeng umabot sa global scale yung katarantaduhan niya. Basta para sa anak niya na ano eh, nabubulag siya nung pagmamahal niya sa anak niya. Ganun. Eh, since meron siyang alam sa mga cell manipulation, ganyan, may PhD siya, nalimutan ko kung saan. Ano eh, meron siyang capability na gawin yun. Tapos, i-add mo pa yun dun sa pagmamahal niya sa anak niya na nasasaktan siya pag nakikita niya binubuli, ganito. Tapos, meron naman siyang pwedeng gawin, so bakit hindi niya gawin? So, yun, ginawa niya nga. Tapos, dun, ano, saan nag-result yung ginawa niya? Yun, sa zombie apocalypse. Yun talaga eh, kasi hindi naman siya kasi yung antagonist, kasi hindi naman niya talaga gustong parang world domination dahil sa creation niya, parang mad scientist. May parang beginnings talaga tsaka motives bakit niya ginawa yun. Parang byproduct lang talaga nangyari. Kasi hindi... In the first place, hindi naman niya rin pinakawalan yung anak niya. Gusto nga niya itago din yung ginawa niya. And may umahawak lang ng daga niya. Nung hinawakan yung daga, kinagat. Eh, wala eh. Ganun talaga. Pero ito, siguro moving on sa theories, ito yung pinaka-spicy theory na nakikita ko. Kasi nung, di ba, nung nakagat siya sa police station, sinasabi nila na humble pa rin si Pro. Kasi in a way na, di ba, pag kinagat siya ng zombie, I mean yung mga normal na zombies, nagwawala na talaga siya. E nung kinagat siya, bigla lang siya tumingin sa camera na parang wala nangyari, which is parang may sense pa rin siya ng humanity. Parang yung mga ibang humble, for example, si Namro, kaya yung Sigbina, at saka yung isa pang inabuli na babae. Pero sa tingin ko, medyo may sense yun na baka siya yung parang maging main antagonist ng season 2. Kasi nakita niyo ba siya nung namatay siya nung binomba? Kasi ang nabomba lang yung school grounds, di ba? Yung police station naman di binomba eh. Uy, may Starbucks, grabe. Wala lang, medyo nakwan din ako. Not kasi... sponsored. Hindi pa sponsored. Hindi pa. Pero wala, actually nung pinanood ko yun, wala sa idea ko na... Kasi siya parang unang major character na kinagat, na mas nauna pa siya kaysa kay Guinam. Kasi hindi pa natin alam yung definition ng humble. Tapos hindi after lang naman nun, hindi na natin nakita yung character na yun. So, talaga, kung hindi ko napanood yung theory video na yun, hindi ko rin makikita na, or hindi ko maalala na, oo nga, pwede nga buhay pa si Byung-chan. Kasi another resource siguro, may isang episode doon yung parang pumunta sa mga bahay niya yung mga detectives eh, tapos kinuha yung anak niya. Uh-oh. Pati
asawa niya. Isang scene lang yun. Isang scene lang yun, tapos di na pinakita. So may possibility rin siguro na baka, ako nakikita ko ha, baka infiltrate niya or kung saan man naka-house yung mga minamahal niya, yung anak niya pati asawa niya, tapos baka gumawa siya ng cure or baka spread niya talaga yung zombie apocalypse kasi nakita niya yung parang pinag-experimentan yung anak niya pati yung asawa niya. Actually, hindi ko naisip yun ha. Nung ano, tsaka mo lang sinabi. Tsaka ko lang naisip yung sinabi mo. It's not possible nga. Kasi di ba pinakita lahat ng mga characters na naging zombie bago sila bombahin. Mm-hmm. So, may closure na talaga yun. Oo, napatay na talaga. Pero kasi, ayun nga, after talaga nung nakagat si Byung-chan, hindi natin siya nakita ni isang beses. Eh. So, tapos, isa pa, na since siya yung gumawa ng virus, possible na alam niya kung paano i-resist. Diba? Some way. Kasi diba tinuturok niya, may tinuturok siya dun sa yung pinaka... Sa babae. Sa una eh, oo. Na, parang pang-slow down ng virus. Oo, tapos bakit niya rin... Alam niya yung ginagawa ng mga zombies eh. Ba't siya magpapakagat kung hindi siya handa na parang alam niya na yung sikreto para ma-control yung virus na yun. Yun lang siguro ang take ko dun. Ikaw, Carl, ano masasabi mo kay sa theory na yun? Ano pa yan? Buhay yan. Buhay? Buhay o patay? Buhay yan. Ang feeling ko nga ay ito ah. February nga sa season 2. Kasi diba si parang nung finale nung closing scene eh si Namra stating na yung others daw parang nandyan na. Parang ganun. Diba? Marami sila. Marami pa sila. Oh, marami sila. So I guess that would probably include siya, Chong-san, si Sir. Si Sir. Si Boss B. Tapos, Gwinam. Tatay ni Onjo. Hindi! Pinasabog na yung tatay ni Onjo. Pinasabog na ba? Ayaw nga pala. Kasama dun sa si Nanay Manok eh. Oh, nakating sa ere. Oh, no, I mean, wait lang. Ay, tapos sino to? Si Ma'am ba? Binawang ba rin ba si Ma'am? Yung babaeng buntis? Hindi. Batang kakapupsang? Si something Mim. Si Ma'am. Ah, si Ma'am. Ayun, si Ma'am. Nandun ba si Ma'am? Pinakita mo siyang binawang ba? Parang di ko napansin. Ang pinakita lang sa school ground si Nayon eh, di ba? Ayun nga eh. Pero si Boss pa wala. Sina Jimin. Saan na napunta yung ano pala? Yung may kasama silang bata. Yung police officer. Ah, naligtas sila. Di ba yung nasagasaan nila habang sila? Oo, habang lang. nasa bus sila, tapos nasagasaan nila si ano? Yung nagbabike. Tama. Pero mukhang consensus lahat, buhay pa si Byung-chan, season 2. Consensus. Pag kami ay tama, basta yung mga hindi nakita sa sabog. Sa tingin mo buhay? Possible. Kasi possible. Yung mga binomba, wala na eh. Kinitil na kahit katawan nila, wala na marirecover dun. O ba naman, bombahin ka. Eh, hindi naman direct yung pagkabomba kayo na Chong-san siya kay Ginam eh. Impact diba? Mo sila eh. Oo. Pero, yun lang siguro yung pinaka-major na theory. Siguro, one last theory before we conclude this second part or this episode. Ito yung pinaka-major theory. Medyo divided din yung mga tao dito. Buhay pa ba si Chong-san o hindi? At saka, ano yung sa tingin yung background or justification? Bakit pa siya buhay? Or patay? Depends on yun. Ako kasi, siguro ako na lang muna, sa tingin ko patay na siya. Sa tingin ko magiging, mas marami kasing naniniwala na buhay pa siya, pero sa tingin ko patay na siya,
in one single scene or moment doon na buti pa bumalik sila nung binomba, nung hindi pa sila nakarating sa quarantine camp, 'di ba bumalik sila si Lomon, hmm, si Namra. Sabi ni Namra, wala na siya na amoy. So hindi ko mag-gets bakit niya 'yun itatago. Or saan, kung ganun man, sa tingin niyo nakaalis na si Chong San doon after no explosion? Kasi may isang scene din doon na parang nasa abo, hindi naman pinakita yung mukha, pero yung parang yung damit niya, tapos hawak-hawak niya yung name badge ni Onjo. Pero may clear shot doon na hawak-hawak niya, pero nasa rubble siya, sabihin, nasunog na talaga siya. Or kung hindi man nasunog, naapektuhan siya ng bomba, hindi na-dissolve, parang baka lang patay siya. Pero yun lang yung sa tingin kong counter-argument, kasi masyadong parang ba't naman nila babawiin na abuhay pa to si Chong San. Kasi pag ganun, di ko na nakikita yung character, magiging character development niya. Maliban dun sa love story nila ni Omjo. Kasi na-fulfill niya na yung parang from, yun nga, from neutral kid, naging heroic in nature siya sa pagkamatay niya. In terms of dun sa character arc niya, wala na akong makitang development yung season 2. Yun lang yung sa akin. Patay na si Chong San. Huwag niyo ako patayin. Ano? Ikaw ba, Carl? May ano ka ba? Oo, oh, eto. Craziest theory na ano, parang siguro imposible. Pero wala lang. For fun lang to. for fun lang. Parang bobong theory lang. Na ano, ang mangyayari, ang magiging villains or antagonists dito is yung government. Yung military. Tapos, ang mangyayari, yung mga half-beasts, ano, parang ano sila, ano ba, mga kaalyado ng mga civilians in hope na meron niyang cure. So as long as ano, merong mga half-beast, ang tawag dito, they're fighting against itong mga government and everything. Dahil ano, gusto na silang i-erase sa mundong to. When in fact, yun niya, they're still clinging to that hope na meron niyang cure. Dahil nga buhay pa tong si Sir. Wala lang. Ano lang, imposible naman siguro mangyari yun. Pero parang imagine na. Pero may sense naman. Parang ano, parang How to Train Your Dragon, ganun. Mga dragons magiging, ano, magiging kaalyado na itong mga civilians or mga humans pa. Malang. Crazy thought. Ako, oh, hindi ko kasi alam dun sa tanong mo dun sa ano, kay Chong San kung buhay pa o hindi. Pero pwede kasing buhay pa siya eh. Kung yung name tag, pwede kasing hawak niya yun. Kasi hindi sunog yung name tag eh. Pwedeng hawak niya yun, kaya hindi nasunog. Tapos pwedeng iniwan niya dun, tapos tsaka siya umalis. Para hindi siya mag-iwan ng trace. Pwede ba? Ganun. Wala pa kasi ang nababasang theory tungkol doon. Pero tingin ko, ayun yung, kung hindi na siya nasa-sense ni Namra, ayun yung isa sa mga possible na pwede niyang gawin. Either wala na talaga siya doon, or patay na siya. Si Guinam na pala yung may hawak nung tag ni Onjo. Yung tag si Guinam. Si Guinam pala yung patay. Crush ni Guinam si Onjo. Pinuha niya yung name tag hanggang wala, matay. Plot twist. Love triangle pala to. Inangkin na ni Guinam si ano, si Chong San. Sus. naisana. Kunwari ganito kay Chong San, pero gusto ko talaga siya. Pero ito, saglit lang. Meron pang isang theory ako nakita, ano lang, na si Onjo, yung cure. Yung cure. Parang gets nabasa ba? Na yan. Parang nabasa ayan, kasi na yan. Unang infection pa lang sa infirmary ng school, nakalmot siya. Or oo. May sugat siya eh, galing dun sa zombie. Tapos, simula nun, hindi na yung binanggit yung sugat na yun. Kaya, binigyan lang siya ng emphasis saglit habang nandun sila sa school. Binigyan ng emphasis na meron siyang sugat, tapos hindi na yung binention kahit saan. Tapos, isa pa, yung kinukuha nila yung parts ng drone, yung daga na infected, nilapitan si Onjo. Hindi siya kinagat. Bango daw ng medyas niya. So, tingin ko, isa siya sa magiging gear. Tapos yung sa mga, di ko alam kung related yun, pero yung sa mga photoshoots nila, lahat sila naka-black.
Tapos si ito lang si Onjo yung ano, yung nakaputi. Naka-white. Hindi ko alam kung meron siyang connection, pero ayun nga, theory lang naman. Na hindi galing sa akin, of course, nabasa ko lang din. Ito yan. Magkakaroon ng multiverse ang all of us are dead. may Pinay Omjo. May multiverse. Pinay Omjo. Multiverse yan. Meron ng Japanese eh. Si Mashiro. Pero yun nga, napaka-solid naman ng mga theories kasi hindi kinonclude nila in a way na surprising yung si yun nga si Chong sa namatay. Nagkaroon ng parang oh shit, di ko na-expect yan na ganun pala mangyari. So, possible maraming pwede pang mangyari sa season 2. Hintayin na lang natin. Cliffhanger din kasi talaga. Mm-hmm. So, yun na yun siguro. Yun lang yung pinaka-ibang theories. Guys, meron ba kayong last words sa na gusto i-share? Carl, gusto mo magsimula una? Okay. Chongsen ano yung... kung... Sige. Chongsen kung andiyan ka man. Pakigalawang baso. Pakikagat yung crush ko. Get you love it. Baso. And, wala naman na. Maganda, maayos. Solid na. All of, okay naman yung all of us are dead, actually. Maganda. Kung marirate mo siya, out of 10. Anong, ayun, rate. Anong star rating mo? Final star rating. Rating for this season. Yep. For this season alone, not knowing kung may kakaroon pa ng season 2. Siguro ano. Siguro 8.5. Very safe answer. Solid. Solid na yung 8.5. Very, very safe answer. Just ako, for the, ano, just for the characters, most of the characters being, ano, realistic. Yung, ano nila. Yung, kung ano man sila dun sa series. Ako naman siguro medyo same lang din dun sa kon mo sa rating. Siguro ako mas lower lang ng konti, mga 8 kasi hindi ako masyado generous. May mga things dun na medyo confusing pero in all very maganda yung plot niya, yung story. Yun lang yung mga unrealistic elements lang na nag-shift away, parang nasira yung realism ng series, pero overall yun nga, katulad ng sabi mo, yung mga character development, yung overall story maganda. Pero very ano nga yun niya, very ano, fantasy based niya, unang-una pa lang, fantasy based siya kasi nga, zombies, pero in terms of the characters, parang ang realistic ng ano nga nila, ng character development nila or yung mga naging part nila dun sa ano, sa episodes, and siguro ano, ano nga yung sasabihin ko? Parang maganda rin siguro, no? Kung magkaroon ng, ano talaga, parang origin. Origin story yung... Prequel. Parang may prequel yung mga, ano, kaganapan nila before, ano, gumawa ng virus itong si Sir. So, I guess yun lang siguro. Nag-disconnect na si Michael. And then, nawala yung camera ko pero ayun, no? Wala naman din akong words na. Rating is mo, Michael. 1 to 10. 8. 8? Okay. Halos 8 tayo. Average. Salamat guys. Salamat Carl and Michael for coming into the podcast. Sa mga nanonood through YouTube, like and subscribe para to share this content with others. And sa mga nakikinig sa Spotify, follow us for more podcasts. This has been your boy, Chan. Annyeong. Thank you guys. Annyeong. Stay safe, Thank everyone. You guys. Peace.